Welcome to SM Seaside City Cebu! Ah! Tara dito, ganun ko din. Ah! Ganun ko din, tara dito. Game. Sayahan mo. Game. Game. One, two, three. So ngayon, ayun, ina-enjoy ko ang ang mahalimuhak na ang humahalimuyak na simoy ng hangin. So ngayon, magsasagot ako ng mga tanong nyo sa IG uli. Mema na ako. Wala na akong magawa. So, kakain ako ng balot. Okay, kakain ako ng balot habang nagsasagot ako ng mga tanong nyo sa IG. Mga tanong nyo may kwenta. Favorite drink? Favorite drink ko siguro, green tea latte ng Starbucks. Yeah. Ang order ko sa Starbucks parati ay venti cold green tea latte with whip, no ice. Kasi buraot sila sa yellow, my God! Yung yellow mo ganyan, tapos yung inumin mo ganyan na lang. Favorite Filipino vlogger? Guys, Team Payaman to. Kung TB. Kung TB? Kung tuberculosis? Mali. Dini ka nga! Dini ka! Para may reactor! Game. Naka-brace ka po ba dati? Opo, nagpa-brace ako noon. About your struggles as a YouTuber, siguro yung part na, alam mo yung kailangan mong manahimik para makapag-protekta ka ng ibang tao, siguro yon. Yung kahit na may gustong-gusto ko sabihin, hindi ko masabi kasi... kasi... Kasi, wala. Yung siguro yung kailangan kong manahimik. Para hindi ako makapahamak na ibang tao. So, hi guys. Isisingit ko lang rin. Kakabakuna ko lang kahapon ng second dose. Ang bigat ng mga epekta sa akin. Pero, may gusto lang akong idagdag sa part na rin. Mayroon yung nagpapakuna ako. Feeling ko super emotional ko ngayon. Tapos, paano ba? Nagpapa-workout nga ako eh. So, feeling ko lang super emotional ko ngayon. Tsaka, kaya nga hindi ako sumasali sa mga call ko ngayon kasi baka ako nang masabi ko. So, pag-iisipan ko kung sasali ko to. Pero feeling ko, kung nagkulang ako sa pag-i-explain na nararamdaman ko sa part na to. So, sinulat ko siya kasi... Pagkagising ko, ito agad yung pumasok sa ulo ko. Ayaw ko ma-miss out siya. Tsaka ang hirap manahimik given na bago ako sa mga ganito. Kaya sorry kung may mga nagawa ako noon agresibo. Tsaka kung naparamdam ko sa inyo na kala mo kung sino siya kung umasta. Kasi di ako magbabago lalo na pagkatama yung pinaglalaban ko. Hindi ako nagsusorry dahil magbabago ako. Alam mo yung, kasi may mga nagawa ako noon na as in super, super bago pa sa akin ang lahat. At saka may mga taong nagsasabi na, tingnan mo lumalabas yung totoo niyang ugali, ganyan, ganyan. Hindi porket nag-explain ng isang tao, gumagant niya ang isang tao, lumalabas yung totoo niyang ugali. Walang ganun. Diba? Baka, yun lang. Pa-workout nga pala ako, kaya ako nakaganire. Kasi gusto kong... immobilize yung kamay ko. Gusto ko magalaw-galaw yung kamay ko kasi yun dapat kinagalaw-galaw, wag binibaby. Tsaka hindi ako sanay na nilalait ako ng ibang tao tapos hindi ako nakaganti. Normal na tao lang ako. Kahit sa mga tropa ko, kapatid ko, pagka may umaawi sa kanila, hindi talaga ako nagpapaubra. As in, sinasabi nila na wag ko nagantihan, ganyan, ganyan. Pero ang akin lang kasi, ayoko nang ganun. Kasi akala mo naman kung sino itong mga to kung kumana. Akala mo kilalang-kilala mo yung tao ng lubusan. Akala mo ang lalim ng pinaguhugutan. Yung pala wala naman palang alam din sa tao, di ba? Pero nagpapasalamat ako kasi natuto kong magtiis. At pataasin yung tolerance ko sa mga ganyang bagay. Mas naging careful ako sa actions ko. Mas naging understanding ako kahit hindi lahat ng tao understanding pabalik. So, ayun. Ayun lang. Nirewatch ko yung video. Ulit-ulit pala yung mga sinabi ko. Wala, grabe. Hindi ako sanay na malam niya ang ganito.
explain ko nga sa inyo yung epekto na sa akin yung second dose. Parang feeling ko mas maano sa akin yung epekto ng second dose. Naiiyak ako. So, ano, feeling ko mabigat lang yung pakiramdam ko. Lo, parang tanga. Kulang ka lang sa lambing loads. So, ang epektos niya sa akin, mabigat yung pakiramdam ko. Tapos, yung paa ko rin masakit. Mainit yung pakiramdam ko. Pwede pa ganun. ayun, yun lang. Check na natin yung temperature ko. Feeling ko kasi nag-iinerte lang ako. Pero mabigat talaga yung pakiramdam ko. Pero mabigat. Aray! Erin, karahati lang rin na ano, parang kumikirot siya. Alam ko wala akong lagnat, pero normal. 37.5. Ay, 2. Ikaw din. Low. Siguro makukumpara ko siya sa feeling na meron ka. Kasi masakit siya pati sa lower part ng katawan ko, hindi lang siya sa may bakuna. Masakit yung ulo ko. In general, feeling ko lang talaga nilalagnat ako, pero hindi ako nilalagnat. Ulin lang, guys. Ayaw niya ng balot eh. Ang arte niya. Tinan mo yung mukha. Tara rin eh. Pakita mo yung mukha mo. Sige. Ang harap. Ang arte niya. Grabe din diri. Saan ka po sa North Sagaray? Sampaguita Street ako. Worst experience mo dyan sa abroad? Siguro yung racism. Hindi naman mawawala yun eh. Nag-racist na pala sila sa akin. Tapos ako, nakikipagtuwaan pa ako. Kasi diba, may mga tao talaga na makikilid yung utak na pagkat Asian ka, Chinese ka agad. So, nung bago pa lang ako rito, para bang iniinis na lang ako na ching-chong, ganyan. So, akala ko joke lang yan, kaya ako din nakikipag, oh, ching-chong ako din, ching-chong, ganun din ako. Kasi akala ko joke lang eh. Tapos yung pala, na-racist na pala sila sa akin. Kaya ayun, bobo. Gusto ko lang malaman na ikaw yung star sa Starbucks ko. Gusto ko lang malaman mo na ikaw yung moon sa muntang ako. Game. Sabi dito, height po. Tsaka bakit ang cute? Sino gumawa sa'yo? Kalat moments ah. Anonymous naman ata to. Hindi po ito anonymous. Nakikita ko po kung sino yung mga nagsisend ng tanong. So, De La Cruz A. Hindi to anonymous. Sana okay ka lang. Huh? Wala eh. Ano mo naman? Single po ba kayo? Meron B, hiram ka ba? No ulam mo, height? Height. Ayo. Tubig yun, hindi sabaw. Dinig ka kasi sa tabi ko. Tara dito. Pakita mo itsura mo, diring-diri ka, di ba? Grabe, kinahihiya niya ako kasi kumakainaw ng balot. Mukbang na lang ata. Anong course ang kukunin mo kapag nag-college ka na? Psychology, Lods. May na-realize lang po ako. Kalo kasi kalabasa pampalinaw na mata, ikaw pala. Hindi mo. Anong type mo sa guy? Like your biggest turn on? So ang dami nagtatanong ng ideal man, ganyan. So, ito na lang. Siguro yung biggest turn-on ko yung, ano, yung pakilamero sa buhay ko. Gusto ko yung pakilamero eh. Biggest fear? Siguro biggest fear ko mamatayan talaga. Mamatayan ng kahit sino. Loved one or not loved one. Kahit acquaintance ko lang. Ayokong namamatayan. Do you entertain a fan or a stranger? Guys, nagre-reply ako sa DMs ko sa Instagram. Parate, as in. Siguro, sa isang araw, nagre-reply ako sa 10. So, ayun, tinatry ko talaga yung best ko makipag-usap sa inyo, makihalubilo sa inyo, grabe. Hindi ko nung pagdadamot yun. Walang manners! What makes you feel loved? Ako siguro, gusto ko yung ano nga.
Yan ha! Gusto ko talaga yung pinapakilaman talaga ako. Can I join your Discord server, ate? Nasa link... Ano yun? Nasa description. Link in description! Ah! Nasa link in description. Description? Lotion? Organization? Wala. Ganda ng mga sneakers mo. Anong pinaka-fave mo sa kanila? Pinaka-favorite ko, Yeezys. Sila yung pinaka-comfortable. Pero mas madami akong... Jordans. YouTube mo? Wala rin sabaw. Alam mo ba yung sabaw ihi daw? Itsura mo! Kung magbibigay ka sa isang tao, pagmamahal o kaalaman? Kaalaman! Kasi, pagmamahal, kasali na yan sa kaalaman. Diba? Aanin mo ang pagmamahal kung bobo naman naging syota mo, diba? So, kailangan both. Kailangan both, pero... Kasali naman na ang pagmamahal sa kaalaman eh. Knowledge yun. Magmahal. Ay, hindi ko pala napapakita. Diring-diring. Masaya ka ba sa pag-YouTube mo? Masaya naman kasi, syempre, may bubuyog. Masaya naman ako sa pag-YouTube ko kasi syempre, experience din to eh. Para pag nasasanay ka din na may natututunan din ako sa, yung kumbaga dito kasi, nung nagpunta ako dito syempre, sa Pilipinas ako lumaki, so ang mga kilala ko lang is yung ugaling Pilipino. Pero pagdating ko dito, mas naka-explore ako ng iba't ibang uri ng tao. So, ganun din sa YouTube, di ba? Na nakakakilala ako ng iba't ibang tao, ganyan. So, ayun, nagiging mas open-minded ako. Experience din siya, so why not, di ba? Masaya naman. Do you see this YouTube thing as a career? Why or why not? Actually, ngayon, neutral pa lang yung feelings ko sa YouTube eh. Hindi ko siya masyadong siniseryoso. Kung pumatok man siya, edi wow ko baw. Kung hindi, edi wow ko baw din. Go with the flow lang ako. Ayoko munang pangunahin yung mga bagay-bagay. Chill-chill lang kasi pagka pinipressure mo kasi yung sarili mo, ang pangat ang outcome eh. So, go with the flow lang. Chill-chill lang. Bahala na si Lord. Kaya mo na ba mag-commit sa isang relasyon? Actually, hindi ako sigurado. Depende kung sino. Diba? Lagi naman tayong hindi ready. Tapos, naging ready lang pagka napa-ready na tayo ng tao. Bato. Sino po yung kasama mong nagti-tiktok yung lalaki? Sana mapansin. Ere, kasi kasama ko pa yung ti-tiktok. Hindi ko po siya taya, kapatid ko po yan. Grabe. Yung unang kita, akala nila, ikaw si Darren. Diyos ko po. Diyos ko po sa ambanda, Lods. Dream job ko, magkapapel sa buhay mo. Dream job ko ay maging OB siya, maging gynecologist. Yun kasi yung pangarap ng nanay ko para sa akin. So, kung ano yung pangarap na yun na din nagiging pangarap ko. Celebrity crush, ero yung malupit eh. Wala akong ganun, wala akong hinahangaan na as in yung tipo bang mapapa, sana ma-meet ko siya in person. Alam mo gusto nila mag-ano tayo eh. Mag-react daw sa old pictures natin. Really, yeah, thank you. Sa Facebook. Brilliant. Magre-react naman tayo sa old pictures. Ang sunod ko naman kakainin na ay boba ice cream. Ay! Nako! Diet na ako! So magre-react na tayo sa old pictures. Kasi, pumunta kami ng Bataan ata or Batangas. Every year kasi, yung tita-tito ko, nagtatrabaho sila sa Maynilan. Yung para bang linisan ng tubig, yung umulan, nililinis nila yung ulan, tapos yun yung iniinom. Tapos, every year, meron kaming outing parate. Pwede sa Batangas, sa Bataan, Tagaytay, ganyan-ganyan. So, ayan. Ayan yun. Lagi kaming nasa outing every year. Oh my god. Tapos, ito naman si Sai. Dito kasi uso yung trick or treating. So, ayun. Yun, pupunta sila sa bahay per bahay, tapos nanghingi sila ng... Candy. Ano sabi naman nung katabi niya?
Nakakahingka pa ba, Lons? Nakakahingka pa ba? Ito, formal dinner to. Sa school kasi namin, meron kaming formal dinner every year. Tinuturuan kayo kung paano kumain ng formal. So, ayan. Ayan yon, isa sa mga taon na ganyan yung suot ko. Gandang-ganda ako sa sarili ko nito, alam mo ba? Grabe. Ito naman siya. Formal dinner din. Ang sabi naman ng bata sa likod. Nag-procession kami. Oh, kala mo ko sinong banal? Nagpo-procession! Grabe. Sabi sa inyo, maitim ako ng bata eh. Grabe. Yun yung uniform namin eh. Sa Baguio to, nag-ano kami. Yung ganire. Nag-ganire kami. Ayan oh. Pinayak ako ng mga pinsan ko dito kaya ganun yung mata ko eh. Tingnan yung kamay ko. Yan yung ano, yung sinasabi ko sa inyong sumemplang ako tas napilayan ako. Ayan, kinailangan lagyan ng semento yung kamay ko. Kaya kaliwete ako for a month. Pre-workout na nga rin yun eh. Tas ito lang yung macho. Kasi ito lang yung may semento. Ano? Swimmers pa yan. May sakit siya nun eh. Napaka-long timing. Ang saya-saya namin nung tapos siya may sakit. Sa ano to eh, nagpunta kami ng, ano ba yun? Dine oh, yung may mga, may mga jellyfish. Nanam mo, may sakit siya pero kailangan niya magpa-picture. Tinan niyo oh, grabe, naknakan ako ng itim. Ang lamig na. Iyak, ano yan? First time ko mag-swimsuit. Sa dulo, wala na, haggard na. Grabe yung alo nung araw na to, pinagdadadabog ako eh. Ang lamig. Parang yung bike? Yeah. Ano ba? Where are we going? Ay, bukas pala yung gate. Sorry, akala ko sarado yung gate. Bye. Samara, Nicole. Bakit na dun? And five other girls. Cause, one of the friends lives there. Ay, trespassing. Hindi pala natin ito. Tapos na. Find a way to Ay, nakatan siya ako. Shit, yung appendix ko. Nakain ko lang. And baby